Magandang buhay po at welcome back dito sa ating Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito, ipapaliwanag ko po sa inyo how to calculate standard deviation for group data. Mula po sa frequency table ay makakalculate po natin yung standard deviation. Pero may mga given po na table na wala pong fill up. So in this lesson, ituturo ko dun po sa inyo how to fill up the table step by step, and then later ay ituturo ko po sa inyo how to calculate standard deviation. Pero bago po tayo magpatuloy, click lang po muna ang like and then subscribe kung bago ka pa lang po sa aking channel. Upang sa ganon, kapag ikaw po ay nag-comment, kagaya po ng iba na nag-comment, at ako po ay nag-reply, ay manonotify po kayo sa aking reply. And kung gusto po ninyo magpa-shoutout, ay comment lang po sa comment box at hintayin po ninyo yung shoutout ko sa inyong pangalan o sa inyong comment sa susunod kong video lesson. Okay, so let's have this example. Find the standard deviation of the given data set. This course of grade 7 in mathematics performance test. Ito po yung kanyang frequency table. Yung first column po ay scores or class interval, at yung second column po ay F or frequency. So yan lang po yung given. Para po makalculate natin yung standard deviation, ay kailangan nating i-fill up yung lahat po ng column. So, start po tayo mag-fill up sa third column, which is class mark. Class mark, pero yung iba, ang tawag po nila dyan ay midpoint, or ginagamitan po ng variable na x. So, paano po kunin yung class mark? Makukuha po yung class mark dun sa class interval or score. So sabi po natin, ang class mark ay midpoint. So yung midpoint po ng 26 to 30 ay 28. Yan po yung pinakang gitna na number mula 26 to 30. So ganoon po yung gagawin natin hanggang sa baba. So 21 to 25, ang midpoint ay 23. 16 to 20 is 18. 11 to 15 is 13. And 6 to 10 is 8. So after po natin ma-fill up yung class mark, yung fourth column po dyan ay fx. Ang ibig sabihin po dyan, ay frequency times class mark or midpoint. So, i-multiply lang po natin itong frequency and class mark. So, example po dyan, 6 times 8 is equal to 168. 2 times 23 is 230, or 10 times 23 is 230 rather. 7 times 18 is 126. 4 times 13 is 52. 3 times 8 is equal to 24. So, ang next po nating i-fill up ay yung mean. Pero hindi po kaagad mapifill up yan. Kailangan po natin i-add itong fx. Ano po? I-add po natin yung 168 plus 230 plus 126 plus 52 plus 24. Ang summation po niya ay 600. Kaya in symbol, summation of fx is equal to 600. And then i-add din po natin itong frequency. So 6 plus 10 plus 7 plus 4 plus 3. Ang summation po ng frequency is equal to 30. So yung dalawa pong summation na yan ay magagamit po natin para makalculate po yung mean. Kasi ang formula po ng mean ay mean is equal to summation of fx over summation of f. Kaya kung isisimplify natin or isasubstitute natin, yung summation of fx ay nakuha natin sa baba is 600. Then i-divide natin yung summation ng frequency, which is 30. So 600 divided by 30 is equal to 20. So ito po yung mean na ipi-fill up po natin dito po sa next column. So yung mean po dyan ay 20. So lahat po dyan lalagyan po natin ng 20. Okay, so after po natin ma-fill up yung mean ay ito pong next column, x minus mean or class mark minus mean. So start po tayo, asan po yung class mark? Iyon po, at yan po yung mean. So, 28 minus 20 is equal to 8. Yan, ganyan po yung gagawin natin, pababa. Next po ay 23 minus 20 is 3. 18 minus 20 is negative 2. 13 minus 20 is negative 7. 8 minus 20 is equal to negative 12. So, after po natin ang fill up yan, yung next column po, ito po ay x minus mean square. Ibig sabihin lang po niyan, i-square po natin yung x minus mean. So, alin po ang i-square natin niyan? Ito po yung i-square po natin. For example yan, 8 squared, that is equal to 64. 8 times 8. Ano po? Ganyan po yung gagawin natin po ba? Next po ay yung 3. 3 squared or 3 times 3 is 9. Negative 2 squared is 4.
negative 7 square is 49, and negative 12 square is equal to 144. And then next, ang susunod po ay yung f minus x minus mean square. Yan po yung frequency at yung last column na fill up po natin. I-multiply lang po natin. So start po tayo. Yung frequency ng una ay 6 at yung square po ay 64. So 6 times 64 lang po yan. So 6 times 64 is equal to 384. Next, pababa, 10 times 3 or 10 times 9 is 90. Next, 7 times 4 is 28. 4 times 49 is 196. And yung last, 3 times 144 is 432. Okay, na-fill up na po natin lahat yan. Makakalculate na po natin yung standard deviation. So, paano po? Kailangan pong i-add po natin itong last column po na fill up natin. So, kung i-add po natin yan, ang sum po niya ay 1,130. So, summation of F times X minus mean square. Yan po ay magagamit natin para po makuha natin yung standard deviation. Kasi po dito po sa ating formula, mayroon po dyan summation of F times X minus mean square. Okay, so isasubstitute lang po natin yung given. So ito po yung una ating isasubstitute dun po sa numerator. So SD is equal to yung pong symbol, square root symbol. And then yung numerator, summation of F times X minus mean square is, yan po yung 1,130. And then, i-divide natin sa summation of F minus 1. Ano po yung summation of F? Andun po sa may summation of frequency. Ang na-compute po natin doon ay 30. So, 30 minus 1. And then, next, standard deviation is equal to, ma-minus po natin muna yung 30 minus 1. So, this will become 130 divided by 30 minus 1 is 29. And then, i-divide po natin 130 divided by 29 is equal to 38.97. And then, kukunin lang po natin using our calculator, pepress lang po natin, square root of 38.97 is equal to 6.24. So, yan po yung standard deviation na hinahanap po o pinapakalculate ng problem. Okay, so ito pong next activity or next example ay iiwan ko po sa inyo as exercise. So, compute the standard deviation of the following data. So, yan po yung frequency table. You are going to fill up and then kunin nyo yung mga summation na kailangan. And then, kapag nakalculate po na ninyo yung standard deviation, ay comment lang po ninyo yung inyong sagot sa comment box. At hintayin po ninyo yung aking reply. Tingnan po natin kung tama po yung sagot ninyo o mali. Salamat sa panood. Nawa, natulungan ko po kayo sa inyong aralin. Don't forget to like and subscribe for more video lesson.